Jesu Christi na buhay na naig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon ay Miyerkules sa 5th linggo. Nang panahon ng Pasko ng pagkabuhay ng Panginoon at kaisa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, halot higit si Father Johnson Guevara, gayon din sa mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating ka upang anyayahang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinananauli mo at pinahahalagahan ang wagas na katapatan. Itaguyod mo ang aming kalooban upang sa paghango mo sa amin sa dilim ng alinlangan. Kami huwag mawalay sa liwanag mong maaasahan sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, may ilang taong dumating sa Antioquia mula sa Judea at itunuro sa mga kapatid ang ganito, "Kapag hindi kayo nagpatuli ayon sa kautusan ni Moises, hindi kayo maliligtas." Tinutulan ito ni Pablo at Bernabe at naging mainitan ang kanilang pagtatalo tungkol dito. Kaya't napagkaisahang papuntahin sa Jerusalem ni sina Pablo at Bernabe at ang ilan pang kapatid sa Antioquia upang makipagkita sa mga apostol at sa matatanda tungkol sa suliranin ito. Sinugo nga sila ng simbahan at pagdaan nila sa Pinisya at Samaria, ibinalita nila ang pagkahikayat sa mga hintil. Ito'y labis na ikinagalak ng mga kapatid. Pagdating sa Jerusalem, malugod silang tinanggap ng mga apostol, ng matatanda at ng buong simbahan, at isinalaysay nila ang lahat ng isinagawa ng Diyos sa pamamagitan nila. Ngunit tumindig ang ilang mananampalatayang kabilang sa pangkat ng mga Pariseo. At ang sabi nila, kailangang tuliin ang mga hintil na sumasampalataya at utusang tumupad sa kautusan ni Moises. Nagpulong ang mga apostol at ang matatanda upang pag-aralan ang suliraning ito.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito, sa bahay ng Puon ay pumasok tayo. Sama-sama kaming matatapos sa pitin ang pintuang lungsod nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Iyong Jerusalem, kay ganda ng anyo, maganda ang ayos ng muling matayo. Dito umaahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel upang magsambahan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ang hangad ang Poon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon dinaroon ang mga hukuman, at trono ng haring hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ang lahat po ay magsitayo. Alleluia, 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 Alleluia. Sa Poon ay manatili, siya sa atin lalangin, mamungang maluwalhati. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga, at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayun din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang mananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo, gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Napararangalan ng Ama kung kayo'y namumunga ng sagana at sa gayoy napatutunayang mga alagad ko kayo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dumbana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming at ang mga kasama natin ngayon sa pamamagitan ng radyo dito sa Batangas at mga Karatig Lalawigan. Kumusta po ang inyong mga bunga? Sa mabuting balita ay pinapaulit-ulit ng Panginoon.
kailangan ninyong mamunga. At hindi kayo makapamumunga kung hindi nakakabit sa puno ang inyong mga sanga. Kung nananatili tayo kay Jesus at mananatili siya sa atin, mamumunga tayo ng maayos. Ngayon po ay kumusta ang inyong mga bunga? Alam ba ninyo yung kasabihang ang punong mabunga ang siyang binabato? Kaya isang palatandaan na ikaw ay namumunga ng maayos kapag ka maraming tao ang may sinasabi sa iyo na hindi totoo. Kapag ikinichismis ng iyong kapitbahay, matuwa ka? Ibig sabihin, ikaw ay mabunga. Ibig sabihin, may nakikita sa iyong hindi nakikita sa kanila, kaya ka pinag-uusapan. Ang tanong ay, anong bunga ang pinag-uusapan ng ibang tao? Sapagkat pwede tayong mamunga ng maayos, masasagan ng bunga, matatamis na mga bunga, malalaki at maayos na mga bunga. Ito yung mga bunga ng kagandahang loob, ng kabutihan. Pero minsan, marami sa atin namumunga ng mga bulok na bunga. Namumunga ng mga hindi masusustansyang bunga. Yung mga sagana sa sama ng loob, maraming bunga ng kaaway, mga bunga ng galit, ng inggit. Ito po'y maituturing ding mga bunga, pero hindi maaayos na bunga. At kapag kaganoon, ang bunga natin ay hindi maaayos, sigurado tayong hindi tayo nakakabit kay Jesus. Maaring buhay kang puno, pero ang iyong sustansya hindi galing kay Jesus. At yun ang nakakalito sa buhay. Minsan iniisip natin, mabunga tayo, marami tayong yaman, matalino tayo, pero hindi naman natin ginagamit sa kabutihan. Ang mga bungang iyon, nabubulok. Ang mga bungang iyon, nalalanta. Baka po kasi meron iba sa ating nakakabit ang sanga, hindi sa puno ni Jesus. Baka nakakabit ito sa puno ng kayabangan, puno ng kasakiman, puno ng kayamanan, puno ng karangyaan. Mga maling puno ito. At yun dapat ang ating kinikilala sa ating sarili. Anong bunga ang meron ka ngayon? Paano mo pinananatili ang iyong bunga? Sabi ni Jesus, hindi kayo mamumunga nang hindi kayo nakakabit sa akin. Kaya yun ang hilingin natin sa banal na misang ito kay Jesus, yung tayo ay laging mapakabit sa Kanya. Sabi nga po ng Aral Batanggenyo number 196, ang lokal na katisismo dito sa Batangas, si Jesus ang tanging paraan ng Ama upang tayo ay maging Kanya. Tanging kay Jesus lamang ang paraan upang ikay makapamunga at tawaging anak ng Diyos. Kaya kung anumang bunga ang meron ka ngayon, itanong mo sa iyong sarili, ito ba'y bunga dahil ng puno ni Jesus o ito'y bunga dahil puno ng kasalanan? Hilingin natin sa banal na misang ito kay Jesus ang siyang puno ng buhay na ating tatanggapin mamaya sa komunyon. Sabihin niyo po't ibulong sa Kanya, Panginoon, panatilihin mo po ako nakakabit sa iyong puno upang ako'y mamunga ng maayos. Yung masagana, yung magaganda, ito ang bunga ng kabanalan, bunga ng pangunawa, bunga ng pagpapatawad, bunga ng pagmamahal sa aking kapwa. Para sa mga maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Aming ating alay na lili.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan, ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog, siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sa kaitaasan, pinagpalang na paririto, sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana. Hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Pong Jesus,
aming tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin at dasalin natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan.
mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Katulad ng mga butil na tinitipon upang maging tinapay na nagbibigay buhay, kami naway matipon din at maging bayan mong isang Panginoon, isang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y nagpupugay. Katulad din ng mga ubas na pinigat naging ala, sino mang uminom nito may buhay na walang hanggan. Kami naway maging sangkap sa pagbuo nitong bayang liyap. Iisang Panginoon, iisang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y nagpupugay. Ang isa sa gawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Katulad ng mga butil na tinitipon upang maging tinapay na nagbibigay buhay, kami naway matipon din at maging bayan mong dilim. Iisang Panginoon, iisang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y nagpupugay. Iisang Panginoon, iisang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y nagpupugay. Iisang Panginoon, iisang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y nagpupugay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhog ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan na pawang idinudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagpapalitan ng iyong bigay at aming alay sa pamamagitan ni Hesukristo,
kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sabay-sabay po nating dasalin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga-Pietrelcina, monheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana, mangyaring pakiingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kinakailangan na nating ipagawa ang bubong ng extension para po sa may magagandang loob na nagnanais makibahagi sa paggawaing ito, makipag-ugnayan kayo sa opisina o sa pamisahan para sa detalye ng mga tulong at donasyon. Ikatlo, patuloy tayong pinag-iingat sa mga fake Facebook accounts na lumalabas ngayon. Ang iba ay nagpe-play ng ating mga official video testimonies. Ang iba naman ay nagpaparaffle upang makapagbenta ng mga di umano'y mga binasbasang bagay. Hindi po iyan galing sa pambansang Dambana. At kahit kailan, ang simbahan ay hindi maaaring magbenta ng mga binasbasang bagay, kaya po tayong lahat ay pinag-iingat. Patuloy din pinapaalala sa atin ang panawagang Clego, Clean as You Go, upang mapanatili ang kalinisan sa pambansang Dambana, itapon sa tamang basurahan ang ating mga kalat. Gayun din naman, ipinagbibigay alam sa inyo at sa inyong mga kasamahan, tayo ay may malalaking free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Kailangan nyong makapasok dito sa ating main arc entrance sa bandang likuran upang makita ninyo ang ating malalaking free parking nang sa gayon ay makatulong sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana. Ilang mga gawain sa darating pong May 25 ay birthday ni Padre Pio at may mga gawain tayo kaugnay ng kanyang kaarawan. Sa May 20, magkakaroon tayo ng free legal consultations. Mayroon pong mga lawyers na dadating alas 9 hanggang alas 4 ng hapon sa Divine Mercy Sanctuary. Kayo at ang inyong mga kakilala ay ating inaanyayahan upang kumonsulta ng libre. Gayun din naman, sa May 22, alas 4 ng hapon, tayo ay may isasagawang free adult baptism para sa mga nasasakupan ng pambansang Dambana na may mga edad na wala pang binyag, kayo ay magpalista na. At kasunod din po nito ang kumpil at ang unang pakikinabang sa alas 4 ng hapon ng May 22. Sa May 24 naman, tayo ay magkakaroon ng libreng laser tuli. Ito ay sa pakikipag-ugnayan ng ang mga health offices ng Lipa, Santo Tomas at Balete sa unang 100 mga kabataan na magpapalista alas 7 ng umaga hanggang alauna ng hapon para sa gawain ito na libreng laser tuli sa May 24. At gayon din naman, sa mismong kaarawan ni Santo Padre Pio sa May 25, tayo ay may isinasagawang car raffle program sa kasalukuyan sa halagang 500 pesos na ticket na mabibili niyo mamaya pagkatapos ng misa sa paligid. Kayo ay makakatulong sa mga scholar si Padre Pio at magkakaroon ng pagkakataong manalo. Panoorin po natin mga bumili ng ticket na hindi pa nakapagsosoli ng mga stab at ng bayad. Ito po ay hanggang May 20 na lamang. Bukas din po ay sisimula natin ang ating nobena sa karangalan ng Mahal na Birhen ng Mga Grasya.
ang Our Lady of the Graces. Salamat sa ating mga madre na nakatulong natin sa pagta-translate ng ating mga panalangin. Ito po isa sa ating i-incorporate o isasama sa pagdarasal ng Santo Rosario. Sa alas 6 ng umaga, pagkatapos ng Rosario ay merong panalangin sa Mahal na Ina bago susundan ng Misa sa 7 ng umaga, ang ating Misa Nobenario sa kapistahan niya sa May 20. Sa May 20, magkakaroon tayo ng prosesyon sa madaling araw sa karangalan ng Mahal na Ina ng mga Grasya sa alas 5 ng umaga, susundan din ng Misa ng Kapistahan sa 7 ng umaga. Kayo pong lahat ay inaanyayahan. Muli kayong magsitayo sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan at isipin ng mga taong nais niyong ipanalangin para sa mga nasa kanilang tahanan. Ang panalangin ito ay para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub at mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang ating sunod na misa, mamayang 10 ng umaga, inaasahan naming pananatilihin ninyo ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyong lahat na nakaisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayo mag-iingat. Napakainit po ng panahon ngayon, kayo uminom ng maraming tubig. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humayo kayong mapayapa at laging kumabit sa puno ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Alleluia, narito na ang araw na dulot ng Diyos, na buhay na si Kristo nga, tinghari at manunubos.